Hi guys, welcome to my channel. So for today's video, we're gonna talk about the barrel cactus. So, konting trivia lang, di ba? If I'm not mistaken, when you say barrel cactus, sila talaga yung mga true desert cactus. Yung mga kinukonsider na ganun kasi makikita talaga sila sa disyerto. Kasi hindi lahat ng cactus nasa desert makikita. Yung iba nasa tropical area. And yung iba na sa jungle, may jungle cactus pa nga na tinatawag. So, ayun. Yung mga barrel cactus, natatagpuan sila sa desert, ranging from deserts of the United States up to the Mexican desert plains. So, mga ganun. So, syempre, pag sinabi natin barrel cactus, as a cactus collector, unang papasok sa atin, sino pa ba? Ay, yung pinaka-famous na na barrel cactus. And yun yung golden barrel cactus. So, meron ako ditong tatlong golden barrel cactus. Isang juvenile, dalawang juvenile, and isang medyo, actually juvenile pa rin, kasi hindi pa rin siya ganun kalaki. Pero, mas malaki na siya compared dun sa dalawa. So, papakita ko siya sa inyo. So, ito siya guys. Ito yung, so far, ito yung pinakamalaking golden barrel or Echinocactus gusonii, yung scientific name niya. So far, ito yung pinakamalaking acquire kong golden barrel. Ayan. So, nabili ko ito siguro 2 months ago pa lang. And actually, hindi wala akong balak bilhin siya pero since nagandahan ako sa kanya and sobrang mura lang binigay sa akin ng seller, kinuha ko na. Pinili ko siya kasi marami sila, actually apat sila doon, pero siya yung pinaka parang globular yung ano, yung itsura kasi iba medyo columnar na yung medyo pataas, so siya bilog na bilog, tas yellow na yellow yung spine niya. Hindi lang mukhang yellow sa video, mukhang medyo white kasi yung ilaw, pero ayan, medyo malaki na siya guys, tignan nyo, papakita ko. Hawak ko yung flashlight kasi wala tayong ilaw, ayan o. So, ayan. Para na siyang bola, in fairness. So, ito. Ayan. Ito, guys, ina-acclimatize ko pa dito sa climate, sa Manila. Kasi baka masunog. Although, desert plant to. Siyempre, laking greenhouse na rin to for sure. So, hindi na rin ako, ayoko mag-reassure, nakakayanin niya yung lowland heat. So, ayan. Ina-acclimatize ko pa siya. Pero so far, okay naman. And nag-uumpisa na niya nang kayanin yung init. So, ayan. Ito yung golden barrel cactus and ang pangalan, ang scientific name niya is Echinocactus gusonii. So itong susunod is yung aking baby golden barrel. Ayan, pero kung nakikita nyo, magtataka kayo kasi ang dami niya. So ayan, pinutulan ko siya ng ulo kasi dati niligay na iwanan ko siya sa shaded part. Nag-etolate yung golden barrel. So, hindi na yung babalik sa dati niyang itsura. So, wala akong choice. Pinutol ko siya. And, awa ng Diyos, nabuhay naman siya. Actually, pati yung ulo na pinagputulan ko, nabuhay na. And, pinamigay ko na siya dun sa kaibigan ko na walang golden barrel. And, kita nyo naman yung lumabas, guys, pag putol ko. Ayan. Ang dami. 1, 2, 4, 6. 6 heads yung tumubo. So, di ba, blessing, nagbigay ka na nga, tapos pinilitan pa ng mas marami. So, ayan. Golden barrel din to guys, katulad nito, ng ating malaking golden barrel. Although, ito, pugot nga siya. And, ayan, para siyang nakagraft ng natural, naturally grafted yung itsura niya. So, siguro, papalakihin ko na lang sila ng ganyan, or kung pwede din naman, iparoots ko, pero sa tingin ko wala akong balak gawin yun, papalakihin ko na lang sila ng ganito kasi cute naman siya. So ito yung normal variety ng golden barrel guys, mukha lang siyang alien kasi ang dami niya pero normal pa rin to. So pag lumaki to magiging ganito siya guys, ayan. Although hindi ko lang alam kung ano itsura niya pag lumaki na siya, pag dikit dikit silang anim. So, ito namang next na papakita ko is another type of golden barrel, pero short spine siya. Kung titignan nyo yung spine niya, maliliit. Ang tawag dito is golden Echinocactus gusonii brevis finus, yata. Or inermis. Alam ko inermis means spineless eh. So, baka brevis finus yung scientific name niya. Kasi short spine nga siya guys, compared dito sa isa. Tignan nyo yung difference nila.
ito yung normal variety ng golden barrel, tapos ito yung short spine golden barrel. So ay maikli nga, since maikli nga yung spine niya, mas kakaiba siya tignan para sa isang golden barrel. And ito guys, medyo mahal din yung presyo niya, mas mahal yung presyo niya compare dito sa sa ordinaryong golden barrel. And as you can see, tatlo din yung heads niya guys, kasi nag-itolate din to. So pinutol ko siya, and ayan, tatlo yung tumubo. Ang cute diba, para silang magkakadikit. Ito yung nasa kilid oh. So again, wala akong balak itanggalin to o iparot ng sarili nila. Siguro papabayaan ko nilang sila lumaki ng ganyan nadikit. So ayan, wala rin akong balak i-ano siya, iparot ng sarili nila. Balak ko rin silang palakihin ng ganyan yung itsura nila para cute, kasi anong dikit-dikit sila. So ayan guys, kung gusto nyo balang paramihin, mas mabilis paramihin yung golden barrel, kasi usually itong mga tipo ng cactus na to, bihira sila mag-pops. So kung magpa-pops man sila, dapat yung sobrang mature size na. Eh bago mag-mature to guys, ilang taon yung hihintayin nyo. So medyo matagal. So para lang mapabilis yung pag-pops niya. So para lang mapabilis yung pagdami ng pops niya, kaysa hintayin nyo pa na mag-mature yung plant, pwede nyo na siyang putulin yung pinaka-top part niya. Tapos huwag nyo muna i-expose sa anong tawag dito, sa tubig pati sa araw. Patuyuin nyo muna. Tapos yun lang, hintayin nyo na, tapos magpa-pops na siya ng ganyan. Okay, so tapos na tayo dun sa mga golden barrel. Lipat naman tayo dun sa isa pang barrel cactus din. So ito guys, ito yung uri pa ng barrel cactus. Ang tawag dito is Ferro cactus. Itong specific na to is Ferro cactus. Specific ID ng cactus na to is Ferro cactus. Wislicen, yata. Parang ganun. Oh, Wislicen. Tapos may, ano siya, isa pa siyang pangalan. Ferro cactus herrerae. Herrerae, hindi ko alam kung paano i-pronounce. Basta yun guys, kung gusto nyo i-search, pwede nyo i-search. So ito, sa desert to ng Mexico and USA nakikita. And pag lumaki siya guys, medyo columnar na yung itsura niya, hindi pa bilog. Hindi katulad ng golden barrel na pag lumaki, bilog talaga. Ito pag lumaki siya, medyo columnar na yung shape niya, hindi na pa round. And tinatawag din ito guys na fish hook barrel, kasi kung titignan nyo yung spines niya, na ilang beses na ako nadali na ito, grabe, parang napunit talaga yung balat mo. Kasi sobrang, kung titignan nyo, ayan o, sobrang talas, tsaka naka-curve downwards, kaya medyo delikado yung spine niya. Pero, pero ayan, tumayo ako guys, nangawit ako. Pero yan, kung titignan nyo, maganda pa rin. Maganda siya guys. Maganda siya ang pang-collection. And ang laki-laki rin niya. And maganda yung flower niya ito guys. Kaso mature size pa din siya nagpa-flower. So hindi ko alam kung kailan pa yun. Pero okay lang. Kahit di siya mag-flower forever, basta buhay siya. Ayan, Ferro cactus. So ayan guys, ito namang maliliit na to is maliit na version nito. And nakuha ko to guys for free, ayan, nung binili ko yung golden barrel. So generous yung seller, binigyan niya ako ng freebies. And pinapili niya ako ng mga Ferro cactus na maliliit. So diba ang cute. So sabi niya iba yung, magkaiba daw tong dalawang to, pero hindi ko naman makita yung itsura, parang sa size lang sila nagkaiba. Pero kasi yung pricing niya dito, itong isang to is 100, itong isang to is 300 pesos. So baka iba nga talaga, hindi ko lang sure for now, kasi magkamukha kasi. Tapos ito naman isang to guys, ito yung tinatawag niya blue barrel, kasi kung titignan niyo siya, kamukha niya yung golden barrel pag ganyan pa lang siya juvenile, kasi maliit pa lang to eh. And tawag siyang blue barrel kasi kulay blue siya, pero ang pangalan niya talaga is Ferro cactus glaucescens, ganun. Yung mga bluish na cactus, ganun yun. May mellow cactus din ako dito na ang pangalan niya glaucescens. Ano ba yun? Hindi ko alam yung pronunciation. Basta ang hirap niya i-pronounce. Basta ganun. So, ayun. Anyways, ito guys, pag lumaki ito, ang ganda ng kulay na ito kasi bluish siya. May powdery coating siya na kaya medyo bluish yung color niya. And
pang-deter niya yun sa init ng araw para mag-reflect o mag-bounce back yung ano, yung init, hindi siya masyadong masunog. And ayan, maganda rin to guys, and maliit pa siya, so ko, hindi ko alam kung ilang taon pa itatagal nito para makita kong malaki, pero mas maganda na rin na nag-start ka sa maliit kasi yung advantage is makakapag-adjust yung halaman while maliit pa siya dun sa location na pinaglagay mo sa kanya, compare sa bibili ka ng super laki na tapos hindi naman makakapag-adjust, may possibility na mamatay or masunog yung halaman sa sobrang init pag hindi nakapag-adjust dun sa lugar mo. So, ayun guys, yun lang yung video ko for today. So, ayun yung mga barrel cactus natin. So, ayan. Kung may mga barrel cactus din kayo, and kung may mga tips kayo sa akin, or gusto nyo rin humingi ng tips kung paano alagaan to, pwede nyo ilagay din sa comment box natin. And sasagutin ko agad yung mga questions nyo, yung mga reply nyo. And for those who doesn't subscribe on my channel yet, kindly subscribe guys. Thank you. And dun sa mga nakasubscribe naman, salamat po. And pahit na rin po yung notification bell para po may updated kayo dun sa mga susunod na video ko pang gagawin. Thank you.